Magandang umaga po mga boss. So ngayon po ay araw ng Linggo, October 6 mga boss. Mamayang alas 3 ng hapon po mag-umpisa po yung karera sa Malbar. May naihandang 5 races lang si Metro Tour para po sa ating mga bayang karerista. So ayan, dito po tayo ng upload. Medyo manipis po yung lineup at 5 race lang mga boss. So lumalabas pick 5 lang at saka isang pick 4. So ayan, so bago natin umpisan yung lahat, ako nagpapasalamat yan sa lahat ng aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Best Time TV mga boss, sana magsubscribe na po kayo. Please visit po sa YouTube at pakisearch po yung Best Time TV. So wag na po natin papatagalin pa, umpisa na po natin dito po sa race number 1. Umpisa ng pick 5 event, another 1200 meters, 2-year-old maiden race. So ito naman mga boss, mga batang kabayo po ito. At actually itong race number 1, you know, wala pa po silang previous regular race mga boss. So mga unang takbo pa lang po nila po ito. At palagay ko mahirap itong race number 1 mga boss, dahil wala pa po tayong, kumbaga wala pa po tayong record about sa kanilang kung gaano po sila kagaling mga boss. Kaya itong race number 1 para po sa akin, pang-ul po ito para po sa akin, no? Wala po tayong background, mahirap naman po tayong manghula. Pero para po sa akin, siguro kung tataya pa ako ng pick 5, tingin ko i-ul ko po rito. Ngayon, kung magtatanong po ako mamaya, kung sakali mga magtatanong po ako mamaya kung sino po yung may magandang kondisyon na kabayo, I think ko doon na lang po ako magbabawas. Pero as of now, mga boss, na wala pa po tayong info, parte po sa kung sino po yung maganda yung kondisyon na kabayo dito po sa race number 1, ay para po sa akin, mag-all po ako dito sa race number 1. Kaya bahala po kayo mamili dyan, pero suggestion ko po, mag-all po ako dito sa race number 1. So let's come to race number 2 na po tayo. Umpisa ng pick 4 event, another 1400 meters. So dito mga boss, mayroon pong 5 kalahok itong race number 2. So dito sa 5, hindi po ako mawawalan itong numero 5, Mucho Caliente. Kasi unang-una si Mucho Caliente yung owner po nito, laging laban naman po ito mga boss, laging laban po siya. Malaki po yung tiwala ko dito sa horse owner na ito. Malaki po yung tiwala ko dito. Laging laban po itong horse owner na ito. Kaya para po sa akin, hindi po ako mawawalan kay Mucho Caliente na numero 5. Sa mga last run naman po ni Mucho Caliente, maganda naman yung tinatakbo. Sadyang mabigat lang o malakas lang yung laban. Kaya dito mga boss, para po sa akin, Mucho Caliente, huwag po kayong mawawalan. Kung magdadagdag po kayo dito sa race number 2, mamimili lang po kayo dyan mga boss, kay Maria's Legacy na numero 1 at numero 4 ang Clairvoyant. Tingin ko yung dalawa na yan, meron na. Kaya dito sa race number 2, kung isahan mga boss, Mucho Caliente po ang aking pipiliin. Kung magdadagdag po kayo dito sa race number 2, gusto nyo pong makasecured, ay mamimili lang po kayo dyan kay Maria's Legacy at saka ito kay si Clairvoyant. So good luck po sa race number 2. Let's come to race number 3 na po tayo mga boss. Another 1400 meters. Merge po ito, halo ng dalawang grupo, 22 to 27 saka 28 to 33. So dito sa race number 3, susuluhin ko na po ito, itong numero 5, Wild is the Wind. Para po sa akin, si Wild is the Wind kasi mabibigat po yung nilalabanan po nito, no? Sa last 3 to 5 runs, italagang mabibigat po yung nilalabanan. Unang-una, sila Shanghai Silk, nalabanan niya po yan. Tumimbang po siya sa Bawanin na Imported Horse, natimbang din po siya, 3rd place. Magandang Dilag, 3rd place ulit. Yana Silver, Beautiful Yana na Imported Horse, Black Star. So talagang lagi po siyang natitimbang, pangatlo, pangalawa. So ibig sabihin, andun na po si Always on the Money, kumbaga itong si Wild is the Wind. Kaya para po sa akin, susuluhin ko na po ito, si Wild is the Wind. Tingin ko lamang, bagyang lamang, at
hindi po siya agrabyado sa grupo. Medyo gumaan po yung laban niya rito sa race number 3. Kaya susuluhin ko po ito. Bahala po kayo magdagdag kung gusto niyo pong magdagdag dito po sa race number 3. Pero para po sa akin, susuluhin ko po ito. Wild is the win. Good luck po. Let's come to race number 4, penultimate race. Another 1400 meters. 6-13 split. Meron pong limang kalahok dito sa race number 4. So dito sa race number 4, susuluhin ko po ulit ito. Itong numero 3 na Mandatum. Si Mandatum kasi mabigat na na, kumbaga, galing pito sa mataas na grupo. Ngayon, nakababa. Nakababa lang sa grupo. Nasa grupong ano na lang po siya dito. You know? Grupong 6-6. So, tingin ko, pugong-pugo niya po itong laban na, dito sa race number 4. Kaya para po sa akin, susuluhin ko po ulit ito. Itong numero 3, Mandatum. Tingin ko, para po sa akin, patok si Mandatum. So let's come to race number 5 na po tayo. Last and final race. Parating na po ito. Another 1400 meters. 16-21 race number 5. So dito sa race number 5, mayroon pong pitong kalahok, you know, sa race number 5. First choice ko po, Jubilum na numero 5. Si Jubilum kasi tumichin po ito ng 1.27 e medya, you know. So gumaan ang laban po ni Jubilum dito sa race number 5. Kaya para po sa akin, first choice ko po, Jubilum. So magpo-protection po tayo dito. Magdadalwa po tayo sa race number 5. Lalo na't paratingan pa. Isasama ko po itong numero 6 na 14 de Oktobre. Si 14 de Oktobre na segundo po ito nung last September 27. Kaya para po sa akin, meron na po ito si 14 de Oktobre. Kaya dalawa po tayo between Jubilum tsaka 14 de Oktobre. So good luck po para po sa araw ng Linggo. Sana'y makatulong aking Gambo Boss. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.